Masyaallah, masyaallah. Nakita nyo ang isang dahon ng makahiya. Ang makahiya kung tawagin sa Tagalog. Pwede nating may halintulad ito sa isang tao na ang tao kasi nilikha na siya ay mahiyain, marupok at mahina minsan. Pero batid ba natin mga kapatid na ang hiya ng katangian ng tao ay ito ay kasama sa pananampalataya? Ang hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam kung saan ay sinabi niya, al-imanu bid'u wasittun na syu'ba aw sab'un na syu'ba a'laha kalimatu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u minal iman. Ang ibig sabihin ng hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam kung saan sinabi niya na ang pananampalataya sa Allah ay mayroon itong 60 or 70 mga sanga, branches of the faith. Ang pinaka mataas nito sanga ng pananampalataya ay ang pagsabi natin na walang Diyos na nararapat sambahin, paglingkuran maliban sa Allah. At ang pinakamahina na pananampalataya na katangian ng tao ay ang pagtanggal natin sa isang mga bagay na ito ay pwedeng makahadlang sa isang tao sa daan. At ang pagkahiya ng tao ay ito ay kasama sa pananampalataya. Mga kapatid, ang isang mananampalataya dapat mayroon siyang katangian na mayroon siyang pagkahiya. At walang tunay na dapat kahiyaan natin ay ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pag-aala-ala sa Kanya. Sa mga bagay na pwede nating gawin na ito ay tayo ay maraya na pwedeng gawin, malaya na pwede nating gawin, pero alam natin at batid natin ng Allah ay nakikita tayo. Alam niya kung ano ang nasa puso't isipan natin. وَيَعْلَمُ مَا تُخْفِي وَمَا تُعْلِنُ. Alam niya, batid niya kung anong nakatago at ano yung lantaran ng mga ginagawa natin. Doon tayo nagkakaroon ng tunay na sariling ugnayan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kahiyaan natin siya sa lahat ng ating mga ginagawa dito sa mundong ito. Kung nahihiya tayo sa mga tao, sa mga bagay na ginagawa natin na ito ay hindi katanggap-tanggap ng pag-iisip, mas tunay na kahiyaan natin ay ang Allah subhanahu wa ta'ala na nilikha niya tayo para siya ay sambahin. Sana po napulutan natin ng aral ang anumang ating naibahagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.